Bakbakang Canelo versus Charlo, Asian Games Boxing and other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating multi sports channel. Maraming salamat po. Dahil sa sunod-sunod na talo ng majority sa ating mga pambato sa 19th Asian Games Boxing, dalawa na lang po ang natitira, mga kadwelo, from Pinoy Boxing Team, namely Tokyo Olympic Bronze Medalist Yumir Felix Marshall at Tokyo Olympic Silver Medalist Carlo Paalam, who will both be fighting soon in the quarterfinals sa light heavyweight at featherweight divisions respectively. Nagka-gold na po tayo sa wakas sa Asian Games, mga kadwelo, na kasalukuyang ginaganap sa China through AJ Obienas, pole vault dominance, at sanay managdagan pa ito specifically sa boxing, hoping na makasungkit rin ng ginto ang mga natitira nating pambato. Sa ibang banda, ibinahagi po, mga kadwelo, ng tatay ng former Unified Super Bantamweight Champion and current WBC Interim Featherweight Champion Brandon the Heartbreaker Figueroa na si Omar Figueroa Sr. ang posibilidad na makalaban ng kanyang anak ang current Unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion halimo ng Japan na Oya Inoue at current WBO Super Featherweight Champion 3 Division World Champion Emmanuel Vaquero Navarrete pag umakyat na raw ito sa 130. Pero bago raw mangyari ang mga nasabing duelo, ay kailangan daw munang matalo ni Brandon ang 2-weight World Champion, current WBC Featherweight Champion Ray Vargas. Para sa kanya, 50-50 raw ang laban between his son and Ray Vargas, na crafty rin daw sa ibabaw ng lona. Ang nasabi po niyang pet sa mga kadwelo para sa labang Figueroa versus Vargas ay Nobyembre 25 raw ito mangyayari sa undercard ng laban ng two-time super middleweight world champion David Benavides, who was stated to battle former world champion Demetrius Andrade. Tingin niya, until 135-pound lightweight division daw makakalaban ang kaniyang anak. Samantala, pinuri po, mga kadwelo, ng former pound-for-pound king, current undisputed super middleweight world champion Saul Canelo Alvarez ang kanyang makakasagupa na si undisputed super welterweight champion Jermell the Iron Man Charlo. Diga ni Canelo, "Everything Charlo presents is a challenge. He's dangerous, has power, good moves." Bagamat Charlo is climbing 2-weight classes up, ito raw ang klase ng books ngayon na di dapat i-underestimate. However, despite the praise ay ina-assure pa rin ni Canelo na at the end, siya pa rin ang mananalo. For Charlo naman, Canelo is one of the greatest fighters of this era, pero he is determined to produce an upset. Kahit na siya'y underdog, may mga boxing fans ang babor sa kanya dahil Canelo is declining na raw, considering his recent lackluster performances including the loss to current WBA light heavyweight champion Dimitri Bivol and not so impressive decision victories over former rival, former world champion Gennady Triple G Golovkin at John Ryder. Minus 400 betting favorite sa odds si Canelo, and that kahit na dumadaus-dus na raw ang performance nito, capable pa rin daw si Alvarez na i-knockout si Charlo na 2-weight classes below sa kanya. Huling duelo ni Charlo was a 10th round knockout victory over then WBO Super Welterweight Champion Brian Castaño to get all the major belts sa 154 and become undisputed champion. Birada ni Charlo, a victory over Canelo raw should further elevate him sa pound for pound rankings. Kayo, mga kadwelo, kanino po kayo? Comment nyo lang po sa ibaba. Sa isang laban naman kanina sa prelims before the main Canelo versus Charlo card, panalo po, mga kadwelo, si Oleksandr Guzdek via second round TKO over Isaac Rodriguez. Sa ibang dako naman, mga kadwelo, na ibunyag po through Kuyang Joseph Channel na almost sold out na raw ang tickets sa laban sa pagitan ng former 3 Division World Champion, current WBO Global Super Bantamweight Champion Jandrel Cuadro Alas Casimero at former IBF Super Bantamweight Champion Japanese fighter Yukinori Ogune. Bakbakang magaganap sa Oktubre 12 at Ariake Arena, Tokyo, Japan. Almost sold out ang sabi, ha? Walang sinabi sold out, almost. Wala ka na makukuha, tabi-tabi kayo, lima kayo. Wala ka na makukuha, ganun. Pitchy-pitchy na lang makukuha mo, isang piraso, ganun. Kami nga, oh, hindi kami tabi-tabi nakuha namin, oh. Yung patong-patong, dalawa dito, dalawa sa likod. So, ganun. Kasi inubos na ng mga hapon. Yun, oh. Kulang pa kami. Mark,
Mark, ang seat ko, kahit ano, hindi importante yung VIP, basta sa round, sama kong ka sa round girls, okay na. Round girls? Oh, okay, no problem. Oh, yun na. Pangalan nga nung event eh. Ano ba pangalan nung event? TVP 4. TVP 4, Uguni Casimiro. Tapos sabihin mo, hindi main event? Ganun ka ba, katanga?